si Sir Edry Ocampo ang race director nitong historic first UCI Gravel World Series dito sa Pilipinas at sa buong mundo, no? Sir, ilang taon niyo na po na nalaman ito, na-discover ito, itong lugar na to? Actually, yung farm namin dyan since 1998 pa, tagal na. Pero as a bike park, 2 years pa lang. Ah, 2 years pa lang po. Oo. Kasi ginawa ko na yun mountain bike park. So, meaning open po to sa mga hobbyists at sa mga cycling aficionados na gusto mag-try or mag-attempt. This is river crossing nga. Ganito po ba kalalim? Oo. Grabe, no? Dadaanan to ng medyo, mga bike nila. Medyo, hindi po ba delikado to? Medyo extreme naman po to. Exciting naman po talaga to. Buti kasama natin si Sir Edry Ocampo at itinutur tayo sa kanyang hacienda or kanyang playground nung kanyang kabataan. Tama po ba, sir? Yes, sir. Si Sir Edry Ocampo ay taga Bungabon po mismo? Yes. Yan. Kaya pupuntahan natin yung farm namin. Kitang-kita nyo naman ang mga pag nakakita na kayo ng kalabaw. Nasa Nueva Ecija tayo. Nakita niyo naman kung gaano kasanay si Sir Sir Edry Ocampo pagdating sa dito sa kanyang enduro bike. Tama po ba, Sir? Enduro bike po ba 'to? Yes, trail bike. Yes. At hindi lang siguro pang bike, pang bicycle 'to si Sir. Kundi sa mga extreme sports like enduro racing, motorcycle ano? Yes, yes. Yan ang in other words, versatile race director to. Anyway, sir, yung kabundukan ba na yan ay Caraballo Mountain Range or Sierra Madre? Sierra Madre yan. Sierra Madre, okay. Behind those mountains yun, may clouds. Ano na yan? Baler na yan, Pacific Ocean. Okay, so doon po banda sa kanan ay Baler na po yan, facing Pacific Ocean. So from the start and finish, lalakbay tayo ng 3 kilometers para makita natin yung pinaka most dreaded part of the 85 kilometer route. Tama po ba, sir? Yes, yes, sir. After kasi noon, ma-negotiate nila yun. Puro pa lusong na, no? Oo, lusong. And tapos, then, mga river crossing. Ilang river crossing dito, sir? Hindi ko mabilang. Dami. Nako po! Kaya pala. Yan ang magpapaantala sa ating mga participants across the globe. Yes, sir. Because it includes expats. Diba? Tama ba, yes, sir? Yes, sir. Oo. Though, meron naman after this, meron sa America, Australia, and some parts of Europe, qualifiers. Yep. Tama po ba? Yep, yep. Ito, nakikipagkarera, pati ibon dito, karirista. Grabe. Itong ganitong klaseng kalasada, medyo very familiar, very common to sa Nueva Ecija, no? Ito yung mga usually mga irrigation road pinatawag. Oh, or unsealed roads. Oh. Yan. Ito yung talagang gravel. Kaya dito hindi masyadong advisable gumamit ng road bike kundi mabubutasan kaya ata ng gulong dito. Tama ba? Mapaplatan ka dito. Oh. Saan banda niya, sir, ang pantabangan? Dito naman yun sa left side. Okay, ito ang pantabangan daw. Ang ganda naman dito. By the way, si Sir Edry Ocampo, siya po ay 21 years old at nasa Bungabon mismo. At part nitong ruta dito ay pag-aari ng kanilang pamilya. Tama po ba, sir? Yes, sir. Oo, matindi pala. Paano naman po napili ng UCI na ma-qualify itong inyong, maging eligible itong inyong lugar for this particular inaugural gravel bike event? Well, of course, unang-una, dapat may support ng LGU. Tapos yung organizer, kailangan legit and capable. So yan, dyan pumapasok sila Wilson Cheng. Oo. Okay, WJC timing. Oo. Pero syempre, bukod dun sa organizing part, ang isang pinaka-importante is yung terrain. Uh-oh. So kailangan maganda yung ruta, maganda yung view,
Kasi yung gravel bike, hindi naman yan hardcore racing lang eh. Importante rin yung gantong vibes. Yung feeling mo, ayaw mo nang umuwi. Ganon. Ito, ito sa tingin ko, ito na yata yung pinakabatag dito eh. Medyo, medyo. May sakit tayo. What do you mean when you say well-graded and poor-graded? Well-graded? Yes. Kuya, talab yun, sir, ha? Okay, ang sabi nila kasi pag poor-graded, pare-parehas daw yung gabilog ng mga bato or something. Ay, hindi. Dito, tingnan mo naman. Oo. From Pino, meron tayong loose sand. Oo, kaya nga, well, kaya nga parang ito, well-graded route to, no? Medyo well-graded to. Okay, nakikita nyo na yun ha, yung kabundukan na yun, talaga namang picturesque and majestic talaga ang view dito. Yes, sir. Kaya nga, hindi nakakapagod magbike, tama ba sir? Yes, sir. Okay, we have already traveled by about mga ilang kilometer ba? Kayo, mga 2 kilometers yun. 2 kilometers na from the start and finish. And pag napanood din itong video na to, talagang mga excited itong mga participants. So far, at this moment sir, mga ilan na ba ang registrants? Actually, yung limit natin is 375. Uh-huh. Kung walang limit, aabot tayo ng 600, 700. Wow! Sobrang dami ng hindi umabot sa registration. Pero, yun nga, we have a limit to follow. And ayaw din naman natin ma-overwhelm yung Bungabon. Kasi nagsisimula pa lang talaga yung tourism ng Bungabon eh. So, siyempre, pag nagsisimula pa, hindi pa ganun karami yung accommodations natin, yung kainan. So, we're taking it slow para lahat ng mga riders kahit pa paano maservisa natin and then have a good experience. Uh-huh. Sir, bago ang lahat, sino-sino ba mga sumusuportang sponsors dito sa event na to? Number one, siyempre, Bungabon LGU. This is part of the Sibuyas Festival eh. Uh-huh. So, number one talaga yon. Tapos, Black Mamba, Pitbar, Milo, Santik, Shimano, madaming brands. So, we're very thankful na maraming sumuporta. Do you think after this gravel bike event ay masundan ko ng mga local race? Oh, ito? definitely. Kasi, ngayon pa lang, kalahati yata ng nagtatrack ride, hindi naman kasali. So, maraming gusto mag-ride talaga dito. So, kung may demand, bibigyan natin. Sa nakikita ko ngayon, sa at first blush, makikita ko talaga na exciting to, given also na itong tinatahak natin na to na ruta ay pang summer event talaga. No? Yes, sir. Alternative dito sa road biking and mountain biking, tama ba sir? Yep. It sits in between that. Pricey pa magkaroon ng isang gravel bike? Binakagandaan ng gravel. Maraming magandang entry level. Ah, okay. So, you don't have to spend that much to build a decent bike. Tapos, nasa sa'yo na lang. Kung ramdam mo, kailangan mo na mag-upgrade. Hindi upgrade. Pero, hindi siya ganun ka-demanding in terms of equipment. Okay. Yan ang dami natin talaga natututunan kay race director. Oh. No wonder. Kaya siyang talagang in-handpick ba sir? Handpick or chosen by the UCI to direct the participants or racers para dito sa event na to, no? So what is this sign, sir? Ito, so this is the first turn. This is going to the bike park na. So bike park. So pag by this time naghahanda na yung mga riders na for the climb. Okay. Sigurado dun sa first part. From here, ilang kilometro? 400 meters. Wow. It looks like a wall, sir. Wall talaga siya. Okay. Pero kaya nila yan. Medyo dito, recover na. Tama ba, sir? Oo, medyo recover ng konti. Recover na. Sabagay, hindi naman sila nahirapan doon sa flatten route kanina, no? Oo, pero magpupukpukan sila doon, sigurado. Palagay niyo, sir, magiging kahit ganitong road dito, medyo hindi uneven and unpaved or unpaved road to, magbabakbakan pa rin kaya dito yung mga kasi balita ko yung mga MTB racers sa Metro Manila ay lalaw dito, no?
So ladies and gentlemen, ganda po kaganda dito sa Bungawan, ano? Lalo dito sa ruta na binuo at kinonceptualize by none other than Edrie Ocampo, the race director of the first UCI Gravel World Series qualifier, ano? And the first gravel bike event dito sa Pilipinas. Ito medyo muddy, no? Yes. Medyo testing the waters. Literal. Medyo ano to, ano? Medyo madulas para sa mga maninipis ang gulong. Kaya pa rin. So, ito kayang aso niya, nandiyan pa kaya si Ria pagbalik? Okay, so, yeah, makikita mo na yung wall. Okay, we're about to trek. Nako po, this is the wall. Ladies and gentlemen, about 13 to 15. And yung grade? Grade. Ano, tama ba, sir? And it looks like 16. 15, ayan o. Up to 16%, ladies and gentlemen. At medyo pag bumuhos ang konting ulan, medyo madulas pa rin, ano? Yeah. Wow! Hindi naman siya masyadong mahaba, ano? Sakto lang. Sakto lang. So, yan yung pinaka biggest obstacle, ano? Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Pero pagdating na lang, ayun, medyo malayo na, sir. Para tayo nasa San Fabian. At para tayo nasa Abra. A view of saka mukhang mapula-pula yung lupa dito, mukhang masarap tamnan ng mga puno at kung ano man na break muna tayo dito. Okay. So ladies and gentlemen, ano pong barangay nakakasakop dito? Barangay Arriendo. Barangay Arriendo. Yes, sir. Barangay Arriendo. At so, dito nyo matatanaw ang Central Plain of Luzon. Yan yung Bungabon Pike Park. Kung makikita mo, yan yung mga trails ng downhill enduro. Yan yung ano, no? Dyan ini-introduce ni Sir Biker Dude yung sinasabi niyang may event ang mountain bike, no? Yeah. Na ipopinopromote nyo. Oo, pinopromote nyo maging event venue for MTV dito sa Bungabon, no? Bungabon pa rin yan, sir? Oo, po. Okay. So yung ruta ng gravel. Parang tatlong bundok to sa San Fabian, ha. Pag umakyat dito, yun tatagos na hanggang doon sa may itim na bundok na yon, tapos pabalik na diyan sa dike. Wow. At makikita natin dito mukhang may ano dito, no, quarrying. Yes. Yes. At dito diyan pinipino yung gravel, no. Oo. Nakakalat kayo, ha? Pipinuhin namin kayo. So yung mga ayan, spectators, marami po pesto rito kasi bukod sa akin diyan makikita ulit nila pagdaan ulit diyan ng mga riders. Ay, kitang-kita talaga, no? A spectacular view of Bungabon dito sa ating dito sa vantage point na to, ano? Bro, sorry, cut muna ako. Bunga na, okay. Si Dwayne Badwa.